Mag-film muna ako, ha? Okay. Ito na naman, nangungulit na naman, nagluluto ako eh. Hey, nakita mo yan? Oo. Eh, malaking bubuyog eh. Bubuyog? Asan? Yan, yan, yan. Oh, wala na. Ay, lumabas na. Ayun. Ayun na, wala na. Umalis na. Hi guys! Nandito na naman ako, as I promised. I-share ko sa inyo itong lulutuin ko sa lunch. Pero may nanggugulo dito. At sabi ko, gugupitan ko. Ayaw pa rin magpagupit sa kanyang buhok. Ewan ko ba, init-init. Tapos ngayon, ay eto. Ang aking lulutuin today, okay, roasted ribs with rosemary, of course. Ang kanyang ingredients, garlic, abundant garlic, and then the salt, and then the rosemary, of course, the black pepper. Ganun lang kasimple. At iluluto natin sa oven. At tapos, parisan natin ito, itong potato. I have here 2, 4, 6, 8 pieces of potato. I-mash potato ko ito para iparis dito. Ang ingredients niya, alam natin, salt, butter, at saka fresh milk. Ganun lang. At mag-proceed na ako guys at i-share ko rin sa inyo kung paano ko lutuin. Okay? Sorry guys, maingay kasi habang nagluluto ako, kinuha ko tong tray. Habang nagluluto ako ay nagwa-washing ako para may matapos bago kami pumuntang Albor kasi pupunta kami doon nga, maglilinis kami. Maghahagbas. Ano lang mong hagbas? Yung magtatanggal ng mga mag-grass cut. Anong pangalan nun? At nabulol na. Ganun nga, mag-grass cut kami dahil napakahaba na ng ano. Okay, anyway, ibahin natin ang topic. Ito na yung lulutuin ko. Ipesto ko lang ang cam at i-share ko sa inyo. Patayin ko kaya muna ito. Maingay. Maingay! Okay? Ngayon, ang gagawin ko ay ganito, guys. Gagawin ko ay syempre ilalagay ko dito sa tray. Ilalagay ko sa tray itong ribs. Of course. Ito malinis na. Ilalagay ko dyan. Tapos ay, meron pa isang ingredient na nakalimutan, yung olive oil. Ano ba yan? Not ready. Olive oil ko. Okay. Very simple itong timpla ko kasi more on garlic ang pampalasa ko dito. Okay? Para ka nang nagluluto ng roasted chicken. Sorry guys, maingay sa labas. Takot talaga. Handa natin yan. Garlic na yan. At kahit hindi tanggalan ng balat, is okay lang. Yung kanyang aroma ang ating habol dyan, kaya no question. So, ngayon, lagyan ko na siya ng salt. Hindi kita. Lagyan na natin siya ng salt, guys. Okay. At habang tinitimpla natin to, naka-on na yung oven dahil gusto natin mainit na mainit pagpasok nito para mas madaling maluto at para magulat yung kanyang temperature kasi malamig-lamig pa siya. Chilled. Chilled siya eh.
medyo dami-damihan ko dahil nag-evaporate yung salt dyan pagka pagkalagay natin sa oven mamaya. Yeah, para yung kanyang lasa ay sumuot talaga doon sa karne. Ganun, ako magluto nito guys. Ganyan. At mas gusto ko ito kasi yung maraming mga ingredients, lalo pag roasted na ganyan. Gusto ko salt and garlic. Tapos may rosemary, okay na sa akin. Tapos lagyan ko lang siya ng garlic dito sa ilalim. Dito, isingit-singit ko dyan. Basta yung buong oven mamaya ay mag-aamoy at i-spread niya dito sa ating niluluto. Ayan, ganyan na siya. Oh, ayan. And then, yung rosemary. Ayan, dami-damihan natin. Ganyan din natin ang likod siguro. Likod. Para umamoy at bumango ang rosemary. Gustong gusto ko ito sa roasted. Kahit anong klaseng karne. Napakasarap with the rosemary. Nasa sa inyo kung gusto nyo dahil kami, ng pamilya ko, ay gustong gusto namin yan guys. Tapos lagyan natin ng olive oil. Ganyan, para hindi mandikit. At para rin sumarap. Ayan, ganyan. Tapos, parang maprito siya mamaya dyan. Ayan. Tapos, lagyan ko siya ng konting tubig. Nilalagyan ko siya guys ng tubig para di masunog ang ilalim. Ayan, ilalim lang naman. At matutuyo yan mamaya dun sa oven. Ngayon, ilagay na natin sa oven. Tapos dito naman ay maglaga ako ng patatas para sa mashed potato ko para iparis doon sa ribs mamaya. Para kumpleto ang lunch na masarap na enjoy ng family. At ngayon guys, dahil mainit na, ay ilagay ko na itong ribs. Ayan. Nakalagay siya sa maximum. Mamaya, pag alam kong medyo kumukulo-kulo na siya, transfer ko siya sa medium para hindi siya mabigla ng luto at mahilaw yung kanyang ilalim. Okay? So, siguro urasan ko ito bago ko ilagay sa medium ng mga 30 minutes and then balik ako. Ayan. 30 minutes sabi ko, 30 minutes babalik ako. Kapag kumulo na yung niluluto ko, ilagay ko sa medium and then dito sa taas niya ay may nangyayaring pagluluto ng patatas. Ayan. At mamaya ay may share ko rin. At dito naman ay meron itong nalulutong naku, naluto patikam. Hindi pa, tigas-tigas pa. Maybe another 15 minutes. 30. Ayan. Luto na ang ating potato. Ito ay ihain na natin para sa ganun ay palamigin at balatan. And then, pagkatapos mabalatan, mash it with that fork, the tinidor. Pitpitin lang pitpitin hanggang mamash siya. And then, ayun, lulutuin na natin. Ayan. Sarap to mamaya. Ayan na. Wow. Ang init. Okay, after 30 minutes, eto na. Wow. Sige. At balik na rin ko. Ilipat ko sa table. Guys, at tingnan natin. Sorry guys, maingay kasi malapit nang matapos tong washing machine. 16 minutes na lang. Tingnan mo, ang dami kong ginagawa. Ganyan dito sa bahay pag nandito kami, busy-busy kahit saan pumunta, busy-busy kinusok-tusok ko siya para sa ganun ay maluto yung pinakailalim. Okay, konti na lang kulang ito guys, malambot-lambot na siya pero baliktarin ko siya para pumula pati doon sa likod. Nakita nyo yan, yung sabaw niya ay umunti na. Hintayin natin hanggang matuyo yan. Okay,
Ayan. So, ibalik ko na naman. Balik na naman ulit. Kailangan magsuot dito dahil napakainit. Okay, open it. And then, ibalik natin. Ako, ang bango. Ang bango-bango ng rosemary with the garlic, guys. Super. Okay. Then, maghintay na lang tayo 15 minutes. Okay na yan. Okay, guys. Ngayon, babalatan na natin. Naghihintay na aking washing machine. Balatan na natin, guys. Okay. Mainit. Labas, may nagtaang asawa ko nagtatrabaho dun sa lumang pick-up. Nire-restore niya. At tapos ako naman dito ay nagwa-washing machine para sa mga maruruming damit. At the same time nagluluto, at the same time nag-edit, at the same time nagre-reply ng mga comments at yung mga prospect buyers ay nasikaso. And then, nagluluto ako para sa lunch. Ganyan ang sistema ng buhay namin, guys. Ang daming nagagawa. Multitasking. Ayan. Siguro naman, yung mga iba dyan, ganyan din, di ba? Kasi, lalo ngayon, 2020 na, kailangan natin mabilidad tayo. Ang ingay naman nung isa doon. Gusto niya kasing matapos na yun, ma-restore na, para bago naman yung likod ng pickup. Kasi, yun ang ginagamit namin pag bumibili kami ng mga mabibigat na bagay katulad ng mineral water, yun doon niya ikinakarga. Tapos kung bumili kami ng bigas na isang kaban, yun din. Mamalengke kami, yun din. Minsan may mga inuuwi kaming buko galing doon sa lupa namin sa Albor, yun din ang gamit. Minsan naman ipinapasyal yung mga aso, yun din ang gamit. Kaya useful lang pick-up. Para sa akin, yan ang pinakamagandang vehicle sa isang pamilya na maraming ginagawa. Tulad namin, dami naming aso. Kailangan ng mga aso yan pag-transport namin sa kanila. Halimbawa, paliguan namin sila sa dagat. Yan din ang gamit. Ganon, guys. Sabihin nyo, bakit ikay bumili ng bago? Tsaka napagyumaman. Hindi natin ipipilit yung hindi kaya, guys, ha? Ganun kami. Puntada lahat para hindi tayo... Tsaka na, pagka... meron pa kaming bahay na tinatapos. Maraming priorities muna na iniisip. Kaya, kailangan maingat sa paggamit ng pera kung saan ilalagay. Dahil ayaw nating mga laboso. Diba? Dahil nasubukan na namin, minsan na naghirap. Naku, guys, di ko sabihin masama lahat ang tao, pero kami siguro walang swerte sa mga kakilala. Walang kahit kadugo, hindi tumutulong pag kailangan. Ganun talaga ang katotohanan. Let's face the reality. Ganun talaga. Nowadays, ganun. Ewan ko, swerte na lang yung mga mababait ang kamag-anak dyan. Sa akin, wala talaga. Ganun. Kaya kami maingat. Okay? So, sariling sikap talaga kaming mag-asawa, kami ng pamilya ko. Kaya kailangan masigasig, magpakasigla, at magpakasipag. Ayan. Hindi ka pababayaan ng Diyos. At may kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.
Yun ang dapat nating isipin. Oo nga, panalangin ka ng panalangin, simba ka ng simba. Eh, mali naman ang gawa. Diba? Yes. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ganun yun. Ayan. Ganyan, minamask ko na guys. Para sa ganun ay iluluto ko na mamaya para paris nung ano. Malapit nang maluto yung ribs. Na, tingnan mo, habang may ginagawa, nagkukwento pa kung anong sinasabi. May nakikinig ba sa akin dyan? Pasensya na kayo guys na pagtripan ko lang itong YouTube kasi wala talaga akong kausap. Hindi ako yung nangangapit bahay, yung mga kaibigan. Hindi na ako masyado. Lalo pat nasubukan ko na ang power ng mga... Ay, nako. Ang hirap nang magsalita. Ang buti pang mag-isa at magngangawa ka na lang dyan sa YouTube. Mas may makikita ka pang mga taong mga tunay. Di ba? Okay, so... ipagpatuloy ko and then ipakita ko mamaya ang pagluluto. Ayan. At parang madilim ano. Madilim ba? Madilim na. Ayan. Okay na? Ayan. Kasi yung kurtina nakakover sa window. Tapos ito, ilagay ko dito, transfer ko sa malaking lalagyan para dito natin haluin mamaya yung mga ingredients bago iluto. Ayan. Pagpatuloy ko. Okay, so now, timplahan na natin bago iluto. Lagyan ko muna siya ng milk. Tinatansya ko lang guys. Pero ito, mga siguro 1 half or 1 glass of fresh milk. Ayan, para maging creamy. 1 glass nga. Ayan, tinitimpla ko lang na ganyan bago ko isa lang doon sa pan. Ganun ako magawa ng mashed potato ko na iparis doon sa pork ribs. Yung pork ribs ay malapit nang maluto. Kaya, malapit na tayong kumain. Let's do the premium ribs mukbang today. Ayan, balik tayo mukbang. 2021st mukbang. Ayan, kulang pa guys. Gusto ko medyo mabasa-basa kasi iluluto ko. 1.5 glass pala ito. Amount na ito. 8 potato ito. Medium sizes. Siguro may... 1.5 kilo of potato. Tapos lagyan ko siya ng parmesan. Para magbigay alat. Pero lagyan ko rin siya ng salt. 1 pinch of salt. Ayan. Siguro 1 half teaspoon of salt. Ayaw nating maalat kasi ipaparis naman ito sa ribs. Kaya ganun lang. Pampalasa. Kulang pa ng milk. Maging creamy. So, meaning 2 glasses pala ang milk na nilagay ko. 8 pieces of tomato, 8 pieces of potato and 2 glasses of fresh milk. 1 pinch of salt and 1 tablespoon of parmesan cheese. Ayan. Ayan, so, isa lang na natin doon sa pan. Okay. Ilagay na natin ang potato. Dikit-dikit. Ito na guys. Wow.
Sarap ng amoy ng butter. I love it. Na-imagine ko yung dinamdam. Itong lulutuin natin. Ayan. I love it with butter. Then, yun lang. Mix. So, battery. Abundant battery ay place. Kasi gusto namin ng butter. Natakot-takot na exercise nito. Daming calories. Oh my gulay. Pero masarap eh. Dito. Pwede namang walang butter, pero gusto ko kasi mas malasa, mas masarap. See? Wala na yung butter. Hindi mo na makita. Na-mix na siya. Diba? Ayan. Ganyan lang. Very simple. Ang bilis. Ang purpose natin na niluto pa natin dito kasi gusto natin ma-incorporate yung butter, yung milk, at saka yung salt and parmesan. Ganyan. Tapos pag gusto nyo, lagyan nyo ng black pepper kung gusto nyo spicy. Little bit spicy, lagyan ng black pepper. Pero hindi ko lang lalagyan kasi ayaw ng anak ko. Yung sa plato ko na lang ako maglagay. Kasi gusto ko may pepper sana. Black pepper. Ayan. Parang wala nang butter na nailagay. Diba? Ayan. Diba? Ganda. So dense. Ang ganda ng kanyang texture. Ma-enjoy ito ng mga sakop ko mamaya. Lalo-lalo na yung nagtatrabaho sa labas. Kaya ako nagluto ng masarap dahil syempre masisipag naman. Masisipag naman yung mga yan. Asawa ko, ang anak. Kaya handungan natin ng masasarap na pagkain para ganado rin silang kumilos. Ayan. See? Pagka ganyan, oh, tingnan nyo, may puputok-putok dyan mamaya, ha? Pag pumuputok-putok na yan, sabihin ko, luto na. Umuga na siya. Nakita nyo ito. Close up ko nga. Ayan. Bumuga na, guys. Ayan, oh. Kita mo yan? Nabutas. Luto na. So, yun lang, guys. At kunin ko na yung ribs at kakain tayo. Magmukbang. I will show you how we eat that pork ribs with this mashed potato. Okay? Kakain tayo. Sama-sama tayo. Okay? Luto na. Okay. Okay na. Ayan na. So, let's get na the pork ribs. Exciting ito. Excited na ako. Surprise ito sa kanila mamaya. Teka, isanda ko lang yung table. Wala akong pagpatingan. Wow. Ganda, ha? So, patayin ko na guys kasi luto na. Ayan o. Wow. Grabe, ang ganda. Patayin ko na. Luto na siya. Kakain na tayo. Eat na. Ayan na. Kumukulo-kulo pa. Wow naman. Ang ganda o. See? Pang thumbnail. Kain na tayo. Tapos, yung isa pang niluto ko, ilagay ko dyan sa tabi niya para maging thumbnail. See that? Ang ganda. No? Ayan.
is that one? Uy, pati mga pets ay naamoy yung pagkain. Look at them. Oo, mamaya, mamaya, mamaya. Wow, premium. Premium leaves. That is good. That is nice. Look at Chubby. Excited too. Pati ito si Dulo. Huh? Dulo. Hmm? See? Oh. Sige na, kaya na. Dito si Dagulo. Si Dagul? Hmm. Uy, si Dagul. Agutom ka rin ng ribs. Nakukontra, ha? Akin na lang to. Wala nakukontra. Oh, sige, sa'yo na yan. Okay. Ribs ng elepante. Laki naman ng elepante na ribs mo. Diyos ko. Ay, teka lang. Wow. Ay, paano ako? Paano ka? Kita mo, nakalit yung isa. Sabi mo, wala nakukontra. May kukontra yan, oh. Okay. Pero si Kuya dyan-dyan, eh. May diferensya ang tiyan niya. Okay ka lang, Kuya. Ayan na. Puro mabuto. Di alam marami nito. Ayan. Okay. Malasa. Okay na. You sit down na. Marco. Here. You sit down. Kain na. Ay, salamat. At nagustuhan nila, guys. Sarap mo. Nako. Kain na kayo, guys. Kain na. Ayan, oh. Hala, sige. Buto. The first, hindi naman masabing mukbang ito, no? Dahil hindi naman marami. Mukbang pa rin ba? Mukbang pa rin ito, eh. Mukbang pa rin, ano? Mukbang, eh. Mukbang pa rin. Kain nyo, guys, ha? Oh, kain daw. Subo kayo ng mashed potato. Special mashed potato a la MJ. Ayan. Napakalasa at napakasarap. At tingnan nyo naman ito. Aso dito, sa banda rito. At dito sa banda rito, ay mayroong, ay, nakakain na si Chubby. Ayun, binigyan na. Ikaw lang ang hindi pa binigyan. Kawawa naman si Dagul. Ikaw, kumain na na. Oo, kakain na. Busog na nga ako eh, habang nagluluto eh. Oh, tako lang. Yung amoy pa lang. Ayun na, kumain na siya. Uy, kasarap. Yum, 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 yum. Naku, isang lunukan lang niya. Mukbang with the pets. Grabe naman itong mukbang na ito, pati pets. No? Sana nandito yung tripod. Ganyan, eh. Teka, gawin ko ng paraan.